guys. Magandang umaga sa inyong lahat. Ito tayo sa panibagong video na ating pong tatalakayin. Tungkol po ito mga kaibigan sa diode. Kung ano pong function ng diode sa sasakyan, sa mga electronics. Pesa po ito ng alternator. Ano po mga kaibigan? Pop guys dito. Ayan. Meron akong hawak na diode. Ito po yung sa alternator po ito. Paano po natin machi-check ang alternator kung okay pa o sira na yung alternator? Ano, guys, maghanap ako ng diode na shortage na ano po. Ngayon papakita ko sa iyo yung tamang pag reading ng polarity ng diode. Ano po? Ngayon kaibigan, alamin po muna natin kung ano po ba ang function ng diode, ano po? Kung gaano kahalaga ito sa isang sasakyan. Magdo-draw po ako ng parts na diode, ano po? Magdo-draw tayo. Ayan. Ito yung diode. Meron po siya dyan na wire. Ang connector. And wire. Maraming types po ang diode, ano. Meron pong ginagamit na regulator, regulated AC to DC. Ito po ay ginagamit sa mga especially po sa transformer, ano po. Ayun, transformer, meron pong mga pancharge ng battery, meron po niyan. Power supply ng power supply ng radio, TV, mga electronics po, ano po mga kaibigan. Okay po, ano, kung makikita natin sa isang diode, dito po, mapakita ko po sa inyo, malapitan, ayan. Ayan. Yan po, yung sign na yan. Yan po ang sign na, yan po yung positive. Yung guhit na yan. Ano po, ito yung in, out. Yan, lalabas yan dyan. Papunta yan sa stator mga kaibigan. Ngayon, turo ko po sa inyo kung bakit. Ito na yung diode. Ito na po yung sign. Ang kuryente po natin, yung current po natin, ano po, na napuproduce po ano, o kaya naman po yung output ng kuryente. Dalawang klase po yan, ano po. Yung kuryente po, meron pong tinatawag na wave current. Ano po yung ganun? Ngayon po, sa kuryente po kasi, nakakakita lang ng kuryente po. Yung pong, meron pong special tools na ginagamit yan para po makita yung kuryente. Kumbaga po sa mga bakterya, ang ginagamit ay microscope. Yan naman po ay may tawag po doon sa pangtingin ng kuryente. Hindi ko na po matandaan masyado po yung para makita po yung wave ng kuryente. Ano po? Meron pong isang klase pa pong kuryente. Diretso yan. Yan. Ito pong sign na itong kuryenteng ito na hindi nakikita yan ng tao. Ang nakakakikita lang po niya yung parang microscope na especially ginagamit lang po sa mga kuryente. Ano po? Yun lang po nakakabasa noon. Parang multitester din po siya. Digitally. Digital po yun. Ang pagkakalam ko po sa ganitong sign, base sa aking po experience, ito po yung may kuryente. Ano po? Ito po yung may kuryente. At ito naman po yung sabihin na po natin ito ay AC. Ayan, AC. Ito naman po ay sabihin natin na DC. DC current. AC current. DC current. Ayan. Ayan po ang pagkakaalam ko sa function ng kuryente. For example mga kaibigan, ito yung pumapasok na kuryente. Ano po? Magdodraw po tayo ng transformer. Ano po? Line 1. Magdraw tayo ng transformer. Line 1. Line 2.
Ito na yung galing sa outlet. Ano po yung line 1? Coil. Yan na po yung rotation ng rewind. Out. Line 2. Yung gitna niyan, yan yung core. Yan. Yung output naman yan ay ito na po yan. 1, 2, 3. Yan. Ito po yung tinatawag na full width transformer. Ano po? Yung gitna niyan, common, negative. Yan. Ito na po yung isang output niya. Output 1. Output. Ayan po ano. Ito na po yung common. Ano? Pasensya na guys, baka mali spelling natin. Ayan. Pagka ito po ay sinupply natin ng 220. Ayan, 220 yan, kuryente. Ayan. Ngayon at may secondary winding tayo. Ito na po yung tinatawag na AC current. AC current. Ayan. Pag gagawin natin yan na tinatawag na full wave connection, lagyan natin siya ng diode. Ano po? Ayan. Ito na yung output. Ano po? Lagyan natin ng diode. Ayan. Parehas positive yan. Ito yung sign ng diode. Ano po? Ayan ang sign ng diode. Ayan. Magkakaroon tayo ng connection dyan. Ayan. Magkasama na siya. Full wave yan kung tawagin. Ayan. Ito na po yung magiging negative. Ano po? Negative. Ayan. Ito yung positive. Ito yung negative. Ayan. Lalagyan po natin yan ng capacitor. Yung mataas na microfarad. Ano po? Capacitor yun. Ang sign ng capacitor eh, kung hindi ako magkakamali, ganito eh. Yan. Yan, capacitor. Lalagyan natin yan dyan ng capacitor. Lagyan natin ng capacitor yan dyan. Kung ilang microfarad yan. Drawing na lang natin. Yan. Yan, capacitor yan. UF. Kung ilang UF yan. Ang lalabas na dyan mga kaibigan. Ano po? Ang lalabas na dito sa output na yan ay yan na po yung magiging DC. DC current. Ito yung tinatawag ng direct current. Ito yung alternating current. Ito po yung nakakakuryente. Ano po? Ito lang pong may kuryente yan. Pag lumabas po yan sa transformer at dumaan na yan sa regulator, ito diode, mahahawakan mo na po siya. Ano po? Ito na yon. Negative, positive na yan. Mahahawakan na po natin yan. Pwede na natin yan hawakan mga kaibigan. Kaya po, meron tayong dalawang klaseng kuryente, nakakakuryente at hindi nakakakuryente. Okay guys, ito is simple ano lang po ito, paliwanag sa tungkol sa diode. Ano po mga kaibigan, dako na po tayo sa pag-testing ng diode. Ayan, patayo ng tester una. Ayan, meron tayong tester, iset muna natin siya siyempre sa, kasi medyo mahina na yung battery nito mga kaibigan. Lagay natin to sa times 10. Pag diode po mga kaibigan, lagay natin siya sa ohms. Yan. Nasa ohms yan, no? Ito naman AC. Ito naman DC. Ayan. Mayroon din ditong volt. Ito, mga amperes ang sinusukat niya. Dito tayo sa diode. Times 10 natin. Tama-tama yan. Tapos, magkaroon tayo ng shortage. Ano po? Ayan.
Tignan natin yung palo. Ayun, i-adjust natin. Okay. Ayun, umpisa na po natin ang pagre-reading. Turuan ko po kayo mag-testing ng diode. Ano po? Ito na po yung diode. Ito po kasing sa ibabaw, kapag ka-alternator, basta parting itaas yan. Parting itaas ng alternator. Positive yan. Ano po? Yan surface niya. Yung bandang pang ilalim niya, mga kaibigan, automatic yan, negative. Kasi ito na yung nasa pit ng alternator. Ano po? Nakabaon yan sa pit ng alternator. Yan. Yan yung nakapasok. Automatic yan. Ganyan yan. Okay, oh. Ayan, nakabolt na siya dyan. Paano natin machichik kung ang diode ay okay? Ano po? Testing tayo ng pag-test ng diode. Ito. Umpisa natin guys sa maliit. Ito, ito. Diode rin po yan. Ito yung sa battery indicator na sasakyan. Ano po? Pagka yung stator natin ay shortage, papakita ko sa inyo. Ayan, yan yung diode na yan. Ano po yung maliliit na to? Ayan, maliliit na yan na diode. Yan, maliliit na diode na yan. Galing po yan dito sa ano po, naka-series yan dito sa rewind. Ito, nagde-detect ito ng sunog na stator. Ano po? For example, ito. For example, ito yung in. Pagka ito sunog o kaya nag-body ground dito, lalabas to. Lalabas yan dyan. Papunta yan sa IC. Magbabasa yan. Lalabas yung indicator battery. Isa rin po yan sa nagbabasa ng hindi pagkarga. Ano po? Ito po yung nagre-reading. Ngayon, testingin po natin yan pagka may tama yan. Test. Yan, pumapalo guys, no? Pumapalo yan. Dapat yan guys, papalo siya. Ano po? Yung positive niyang guhit, andito. Yan, papalo yan. Yan, isa-isahin natin. Okay. 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 Ngayon, dapat yan, pag binaliktad natin nung test prod, dapat hindi yan pumalo. Check natin ulit. Pag pumalo yan, shortage yan yung nasira. Ayun. Wala, wala. O yun. May tinamaan. Yun, yun, wala. Okay. Okay din. Gustong sabihin guys, itong diode na ito buo. Diode 1, diode 2, diode 3, okay siya lahat. Ano po? Galing yan sa stator. Ngayon guys, meron pa yan. Bali, ang diode na ito ay 6. Ano po? 6 yung malalaki. 6 yung malalaki. Ano po? 3 sa ibaba, 3 sa taas. Hindi kasama yung maliliit. Testingin naman natin yung main diode, yung malalaki. Kapit natin to doon sa body. Positive. Ito yung positive. Tingnan natin isa-isa. Ayan. Yung malalaking diode. Ayan, ito. Ayan, pumapalo, ano? Ayan, palo. Yan. Pag binaliktad natin yung mga bot, nasa positive 2, dapat hindi yan pumalo.
Kasi pag pumalo yan, automatic di yan kakarga. Yan. Okay, good. Okay, good. Okay, good din. Okay, good. Ano po? Ano sabihin, yung positive diode natin sa ibabaw ay good. Tingnan naman natin yung negative diode sa ibaba. Ibating route natin yung ilalim. Isa-isay natin yung diode ulit. Pasok naman lahat yan, papasok. Alright. Palo. Palo. Okay. Balik rin naman natin yung test plug natin. Ito naman yung ibating route natin, yung positive ng tester. Dapat di papalo yan. Okay, mga kaibigan. Gusto sabihin, itong diode na ito ay good condition ito. Magagamit pa ito. Ngayon, mag-test tayo ng sirang diode. Ito guys, nakakuha tayo ng diode. Ano? Ito yung Toyota diode. Ayan. Testingin natin. Ito yung negative brand ng diode. Ano po? Black yan. Pagka positive kasi, may guhit yan dyan na pula. Ayan. Ito yung negative. Testingin natin. Ayan. Gumagana to. Ayos ito. Pag nasira ito guys, pag tinatawag na shortage, ano po? Siyempre, tatagusin yan, papalo din yan. Ayan, papalo siya. Yung shortage siya, pag binaliktad mo siya, napumalo siya uli. Ayan, for example, pumalo siyang ganyan. Gusto sabihin naman ay shortage. Ngayon naman, malalaman natin kung yung diode ay open na. Kung malalaman natin yan open na, ano po, pag binaliktad mo yan, hindi yan papalo. Tapos binaliktad mo po uli yan, hindi rin dapat siya, hindi rin din siya dapat papalo. Ano mga kaibigan, isa yun sa para malaman natin yung sira ang diode. Okay guys, maraming salamat sa pagtuto. Sana ay nakakuha kayo ng kaunting kalaman sa aking kong binahaging na konting tutorial patungkol po sa diode. Maraming salamat sa pagsubaybay. Mabuhay po tayong lahat.